Nandito po tayo ngayon sa Barangay Santo Niño 2, Barangay Hall, para ipamahagi po yung mga bigas galing kay Madam Amor Power para sa mga member ng 4-piece. So, ayan po. Facebook ba yan? Huh? YouTube? Opo. Opo, YouTube. Ah, sarili niya. So, ayan po. See you po mamaya. And good luck po sa mga member po ng 4-piece. Thank you po. Paka-introduce po yung sarili mo. Magandang umaga po sa inyo. Ako po ay si Emily si Ayon. Bali po ang member, ang kasama po talaga na name is yung asawa ko sa Pantawid, sa Corsis, Rolando po kayo. Pero ako po yung nagiging representative po nila para po maano po yung mga project po ng DSWD ay iba po sa akin. Kami po ay nagpapasalamat po sa DSWD na isa po kami sa natulungan, sa pag-aaral po ng anak namin. Kasi po, ang budget po ay sa amin sa school po, kailangan po namin maka 80% po ang mga bala sa pag-aaral. Tapos every 2 months po ay magpe-pay out po sa kanila sa education po. Paano 80% po? 80%? 80% po sa module. Ah! Kanila pang attendance ay nagmati po sa module po. May minimum po ba na estudyante na nakapasok po doon para makaka- Meron po. Ang bawat isa pong member ay meron po dalawa or tatlo estudyante na nagpe-pay out po every 2 months. At meron po kami doon na sa bigas po, educational, saka sa health po. Ang aming pong activity sa course, kailangan po namin tumulong sa barangay. Every 1 month, kailangan po namin mag- community service. Okay. Tapos kailangan din po namin mag-tanim sa garden, pwede po sa barangay or sa school po kasi kami nag-a-activity. Mm. Ang member po namin dito sa San Fernando is halos 34 na po kami kasi po may mga bago din po na pa-member po. So nagpapasalamat po talaga po kay Madam Honor Power sa blessing po na ibinigay po sa amin. Ngayon po, kami po ay magkakaroon po ng bigas. Maraming salamat po ng mga tao sa inyong pinag-inom. Pwede po magtanong pa po, like, paano ka po nakasali? Eh, hindi, may tinutulang po. Paano ka po na, paano mo po ito nahanap itong organization po? Ito po is nag-start po ng PCI, ang DSWD is 2009. Ito po ay nag-ano po sila ng listahan na para po malaman po nila ang bawat bahay po kung ilan po yung nag-aaral, kung ito po ba yung itapasak ito na pag-aralin ang mga bata sa sahod po ng mga magulang. Doon po sila dumidepende po sa pagsisiro po ng DSWD. Pero po kami po ay nag-start na maging finalist na Pantawid is 2011 po. Bali po kami po ay halos 10 years na rin po na programa po ng ano, DSWD. So bale hindi to yung tipong bago yung para sa pandemic time kasi para makapag-aral. Oh. Hanggang meron po kaming nag-aaral, tapos po ang bata po kailangan po is wala pang 18 years old. Pag nag 18 na po, matik na po siya ay matatanggal na. Oo. Kasi adopt na po siya. Tapos kung kaya po na meron pa po kayo na bata na nasigay ko kasama siya sa bahay ng utang sa nai, pwede po siya ulit ipalit. Pero kailangan po, tatlong bata lang po ang maipapalit. So, paano po sumali or pumasok sa organization niyo po? Sa amin po, hindi po kasi kami pwede nyo sabihin, pwede po ba sumali? Bali po ang barangay po, ang katuwang ng DSWD. Sila po yung nagsisilay sa bawat bahay po. Pag nalistaan po, yung sticker po sa listahan sa loob ng pito, doon po binabasa niya yung pagiging member po. Ngayon po kasi, meron na po ongoing na bagong po magiging work. Is binabasa na sa Catholic yung 10 magiging bagong member. Pero hindi pa po sila nababalidate. Oh, okay. So, tapos let's say nagkaroon po ka po ng anak. Like, let's say may 3 kids ka po. Tapos yung isa, let's say, kailangan po ba yung kids na yun? As in, kamag-anak mo po talaga? Or kahit hindi po kamag-anak, basta po, siya po ay nasa cluster. Na-interview po kayo sa DSWD, nandun po siya sa bahay, kahit ako po. Basta po nasama po sa cluster, pwede po siya mag-inom doon. May message po kayo para sa mga kasama ng ano mo po ng organization niyo po? Message po
lang po. Maraming salamat po sa mga member nila na tumutulong po sa amin sa pagbibili po. Ang actually po, ang binabakuhan sa amin nila po, dapat po every Sabado. Pero minsan po siya isang member na mag-bibili sila kala po, talaga hindi po nakubili. Pero kaba naman po yung patay sa mga nagpapasalamat pa rin na okay lang kahit tatlo, anong nagbibili, it's okay na rin po naman. Sa mga member ko po, nagpapasalamat ako na sila po sobrang, kahit sobrang sumit ko na sa kanila, mahaba pa rin yung pasyente nila. At talagang kailangan ko kung ipush sila na gawin nila yung activity supporters para sa kami sa family. Hindi na mong ipanahin sa DSWD. Kasi po, number one na bawal po sa amin, magsugal. Yun po yung number one na hindi po pwede. Ihinto po ang bata. Kaya kailangan po, may push po sa amin na talaga pong nag-aaral ang bata. Kasi po, pag sila po ay na ano na DSWD na wala na po record sa school, sila po ay tatanggalin. Yun lang naman po. Thank you very much.